kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isa sa mga notorious at kinakakatakutang grupo ng mga Carnappers sa bansa, tambalang magkapatid. Sila ang Dominguez Cartiff Syndicate. Sumikat at umabot sa radar ng mga taga HPG o Highway Patrol Group ang pangalan ng magkapatid na Raymond at Roger Dominguez noong taong 2006 dahil sa mga ulat ng mga ninanakaw ng mga luxury cars. At ang itinuturong may kagagawan ay ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez. Metro Manila at Central Luzon ang sentro ng operasyon ng grupo ng magkapatid. Tadtad ng kasong pagnanakaw ng mga sasakyan ang Dominguez Brothers sa probinsya ng Bulacan. August of 2010, inaresto si Roger Dominguez sa Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga sa kasong car thief with homicide. Walang piyansang inirekomenda ang judge na nag-issue ng arrest warrant kay Roger sa Bulacan. November of 2010, sumurrender naman si Raymond Dominguez sa mga otoridad matapos pasukin ng mga kapulisan ang kanyang condo unit sa Mandaluyong City. Ayon sa spokesperson ng HPG na si Superintendent Edwin Butakan, si Raymond Dominguez ang siyang principal suspect sa pagkadali ng isang pulis na kinilalang si PO2 Albert Limbanya. At sa pagkasugat ng tatlo pang mga kapulisan ng Mabalacat, Pampanga, nang ito'y niratrat ni Raymond noong March 20, 2007. Akusado rin ang magkapatid sa pagkadali ng car dealers na sina Vincent Evangelista at Emerson Lozano noong 2011. Ang tumayong witness sa nasabing kagagawan ng magkapatid na dati rin nilang kasamahan na kinilalang si Alfred Menjola ay natagpuan na lang dedo na sa Dasmariñas, Cavite. Ilang buwan matapos itong itinuro ang magkapatid kahit na walang testigong lumutang sa pagkadali kay Menjola. Pero naniniwala si Nooy DILG Secretary Jesse Robredo na wala ng iba pang may motibong gawin yon kay Menjola kundi ang mga akusadong Dominguez Brothers bilang gante sa pagtistigo ni Menjola laban sa kanila. Ayon pa noon kay Robredo, sadyang napakalawak ng koneksyon ng Dominguez Brothers dahil nakakaya nilang ipaligpit ang sinumang gusto nila kahit saan at kahit kailan. Kaya't ipinag-iingat noon ni Robredo ang iba pang mga witness sa kaso laban sa magkapatid para umano hindi na maulit pa ang nangyari kay Alfred Menjola. Noong mga panahong yun ay nilaliman pa lalo ng mga kapulisan ng pag-imbestiga sa posibleng kaugnayan ng Dominguez Brothers sa pagkadali ng babaeng nagngangalang Christina Rojas nang ito'y itinumba ng hindi nakikilalang salarin nang ito'y sumakay ng jeep sa Malolos, Bulacan. Si Christina ay dating nag-file ng kaso laban kay Raymond Dominguez dahil sa pagnakaw ng kanyang SUV. Sa kasong isinampa ng lalaking nagngangalang Dante Escoto ay nasintensyahan si Raymond ng pagkabilanggo hanggang 30 taon dahil sa pagnanakaw nito sa Toyota Fortuner ni Escoto sa Marilao, Bulacan. Ang kapatid ni Raymond na si Roger ay nahuli naman ng mga pulis dahil sa isang traffic violation. Pero dinitain nito sa Quezon City Jail dahil sa kaugnayan sa kasong pagkadali ng dalawang car dealers. November of 2015, ang judge na nagbigay ng hatol kay Raymond Dominguez sa Bulacan na si Judge Wilfredo Nieves ay natodas ng ito'y tinambangan sa Malolos sakay ng kanyang dark gray na Toyota Fortuner sa MacArthur Highway sa Barangay Tikay. Nang mahuli ang suspect sa pananambang na si Arnel Hanora, ay isiniwalat nito na ang nagbaligpit kay Judge Nieves ay ang lalaking nagngangalang Jugadis Hoson. Si Hoson ang isa sa mga bumibisita sa selda ni Raymond Dominguez at kumpirmado sa record ng bilibid na bumisita si Hoson kay Raymond isang araw bago tinambangan ng judge. Hindi na nakapagbigay pa ng ibang salaysay ang suspect na si Arnel Hanoras dahil nadali ito ng mga pulis nang ito umano ay nang-agaw na naman ng baril sa loob mismo ng patrol car.
Ayon sa taga-HPG, ang Dominguez Brothers noon ay namumuhay ng sagana dahil sa kanilang kinikita sa ilegal nilang gawain mula sa magagarang kotse, bahay at mga babae. Ay kumpleto umano ang magkapatid. Nagkaroon pa umano ng girlfriend si Roger na isang bank teller sa Makati. Samantala, ang kapatid naman itong si Raymond ay nakarelasyon ng isang miyembro ng Baywalk Buddies na si Rejoice Rivera. Hindi rin nagtagal ang relasyong ito dahil noong December 29, 2010 ay itinumba si Rejoice Rivera sa North Luzon Expressway. February of 2021, alas 6:20 ng umaga, natagpo ang hindi na gumagalaw sa kanyang selda sa Bilibid si Raymond Dominguez. Ayon kay Bucor spokesperson Gabriel Chaklag, wala umano silang foul play na nakita sa pagbanaw na Raymond at tanging ang virus na COVID-19 ang siyang dahilan ng pagbanaw nito. Bago pa man daw natoda si Raymond, ay meron na daw itong mga iniindang sakit kagaya ng hypertension, asma at diabetes. Sa pagbanaw ni Raymond Dominguez, ay masasabi ng iba na sa wakas ay napagbayaran niya na rin ang lahat niyang mga naging kasalanan. Naging malapelikula ang naging buhay ng magkapatid dahil sa palaging maaksyon na kaganapan sa kanilang gawain. Namuhay man ang marangya dahil sa perang kanilang kinita, pero kagaya ng iba pang mga illegalista, ay palaging panandalian lamang ang lahat ng ito. Ikaw, gusto mo bang maging kasing tinik ng Dominguez Brothers? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.